My little boyfriend. La de boyfriend. La pena no me. No se lo pagues, que sí. Acá. Que sí, me ha dicho, pues me cae la que papá la pasé, indica que se lo pase. So, mga sisters naman, at saka lay people talaga. Eh, yun, naunahan pa rin. There are so many abuses in the church as committed. The most hypocritical institution is the church. Kaya, I don't believe in that. Kaya, ngayon pa rin, hindi nyo si ba, hindi mo pagsalita. Kaya si Cardinal Tag, ngayon sabi, wala talaga ni kong paraan, rehabilitation nila. Let's see. Kausapin na lang natin ng heart to heart. Huwag nating labanan. Huwag nating konfrontahin. Personal na pakistag-usap. Pagin mo. Big, importante rito. Yung ba naman, nasa rehabilitation. Katulad dito, mga seminar, mga ano. Father Aris. Sa Cagandioro, pati yung mga addicts, ng dating addicts, pinapatulong. Meron akong kaibigan niyan, si Father Flavi, sa SVT. Meron siyang kalinga, yung mga mahihirap, kasi mga addict. And naiintindihan niya, kasi dati addict din siya. Yung iba naman, not so much rehabilitation, but lobbying against, yung katulad yan ni men, kasi future campaign against death penalty. Eh, dapat, tulungan din natin ito. Although, pumasa sa Congress, pero ililipat pa ito sa Senate, kailangan pa ng support. Pero palagi ko, di pa pasa ito. Proposed crimes to be punished by death. Kakaroon natin kasama sa Senate. Pero inilisan nila, pati yung founder. So, pero kung titignan mo, death penalty is anti-poor, 70% of 1,121 inmates who were supposed to be killed when we still had the death penalty, actually, earned 10,000 pesos a month or less. So, it's a bit, nasa mahihirap. Ako din ay law school, meron sa research. So, United Nations, may advocacy din. So, kay Cardinal Tagle, against the culture of death, pati abortion. Si Bishop Ambo, may abocal din. Si Father Ricardal, talagang frontal, may pagkatake. Mercy. Yung iba naman, against the lowering the age of criminal liability from age 15 to 9 years old. So, sana, yung mga kongresista natin, kausabi natin, eh, hindi talaga dapat pumasa yan, no? Otherwise, magpupuno ng mga pinuluan natin, ganito mga bata ang pahulihin. At siguro, most probably, hindi yung kasama na, hindi mga estudyante ng Catholic schools, kasi nag-aaral sila, yung mga out of school. So, biktima na sila ng kahirapan, biktima ng magulang na walang trabaho, ngayon, ibigtamahin ng batas. Kaya siguro, we can support the congressmen and legislators who openly are against this. Ngayon, meron pong iba. So, ang mga pwede gawin, mag-yawiyaw, magsalita. Meron namang rehabilitation, meron namang lobbying, death penalty, tapos iba pang bills, hindi ko talaga maintindihan bakit sa dinami-dami na pwedeng priority bills, ang number one ay death penalty. Anyway, yung iba, rehab, yung iba ay advocacy, yung iba ay statements, pero meron din yung iba na medyo ibang klaseng tumawa. Ano yun? Protecting, supporting the witnesses. Sino ba mga witnesses na kilala? Dito, si Jake. Las Cañas. Las Cañas, si Montepanco.
tatapon. Tatapon sa dagat, pero bibiyakin muna ito para hindi lumutan. Pero lilibing nila. Eh, maliit yung butas. Tuputuloy mo rin ito, ang tao ang kasya. Ang sabi niya, ayoko niya pa na rin. Hindi pa mabago sa buhay. Kaya, pagdating sa Congress to, eh, nililito naman siya. Parang ang tao, parang hindi lo ba siya? Marunong pa niya si Tito to tell the truth and nothing but the truth. Pero yung mga senador, dapat naman sa pare, to seek the truth and nothing but the truth. Yung sabi ni Ayotano na, sabi mo, mas kinti. Eh, hindi mo ito mas kinti, pakit kinti ito. Pero ako, I stand as a witness. This guy has a real turnaround, spiritual conversion. Nakatawa, kasi pagtatapon niya ng basura sa isang right now, nakapulot siya ng hamburger. So, lagi na niya nalagay niya. Kama, just a little. The word, no? The way it is. Siyan po ang ginakano. Pagkasan niya siya. Nasaan po siya? Hindi niyo gusto malaman sa akin. Dahil may wala to pala siya. Gusto niya. Pagkasan niya nalang, no? So, ganun din naman si... ganun din naman si Lascaris. Meron siyang 70 plus pages na handwritten confession. Yung pinagagawa nila, tinutusan lang din sila. Alawas nila, ito sa Chinese, 100,000 a month. Dahil sa pag-design ng pagpatay. Pero yung mga tawa nila, tulad din katabahan ko, 7,000 a month. So pagkasal nyo, ibang wait, ano eh, sabi ko eh, maraming boses, maraming data, but the voice, the voices of the former hitmen who are now in the spiritual conversion, should also be factored. Should also be factored. Hindi so, anyways, nagsimula tayo sa, ano, ito yung sitwasyon, well, analyze natin. Tapos, sabi natin, hindi yan mga Pilipino, hindi yan mga Kristiyano, kabagyan sa batas. Sabi nga ko eh, iba-iba ngayon ang action. Merong preaching, merong advocacy, merong rehabilitation. Ano yung kaya natin? Meron din naman na protecting the testimony. So, ganun lang yung methodology. Kung meron tayong oras at pag-seminar, siyempre, I will ask you to do some exercise. Nilalagay ko ito ulit at tap kasi minsan ng gabi, kausap ko si Matubad. Sabi ko, kamusta naman kayo? Kasama ni Mrs. Me. Father, ano, kagabi, sarado-sarado na yung bahay. Ang dilim-dilim na, patay na yung ilaw, umiyaw yung pusa. Umiyaw yung pusa. Eh kasi nakakita mo ng liwanag. Ha? Anong liwanag yun? Kasi yung pinakapasok na alitap-tap sa kwarto. Kaba nakahiga sila, paikot-ikot na yung alitap-tap. Tapos hanggang umaga, dudog pa rin, hindi tinatama ng ventilador. Sabi ko, ano kaya, ano kaya ibig sabihin niya? Sabi, siguro pala meron mo nito mangyayari. Ako, well, sasalita ko sa asent. So, sabi niya, kasi yun ang dalangin niya. Sabi niya, ang dami kong kasalanan, hindi kaya sa buhay ko itong bayan. Pero dapat magkaroon ng katarungan sa mga pinatay ko, sa mga pinatay na. Hindi sila bago. Pwede ko patayin, tanggap ko, umukumparusahan ako, pero sana masabi ko muna yung totoo. Sana masabi ko muna. Yun yung isang pagliling ko din. Service to the truth and
think. That's part of the spirit of the Catholic Church. Pero sana na dumami pa yung mga dito. Yung mga nagsasabi ng totoo. Kahit maliit na liwanag, totoo. Okay? In other words, ano oras na naman? 3:30. 4:30. Okay. 3:30. Okay. Mabilis lang. Pwede yung mga small groups lang. Mga 3 to 5 minutes lang. Identify one key principle of Catholic social teaching. How would you teach it to your high school students or whatever? Or you start from the issue, choose one issue, and identify what kind of, key principles of social teachings would be involved there. So if you cannot think of other things, let's say mining. Maini. Ano yung potential na mga chain social teachings that may be involved in discussing? Or, on the other side naman, you can start with teaching. Principle of social teaching. And how would you explain it? Can you think of a way of teaching? Okay, let's have a buzz group, like 3 or 4 people, and then think. Mabilis ka! Try it. Try it. Try it.